Good morning po sa tagapagpanood natin. Pag-usapan po natin kung bakit po betta fish ang pinili ko po na alagaan dito sa Canada. Betta fish po ang pinili ko kasi number one po is maliit lang yung pong espasyo na magagamit. Hindi kailangan ng malaking aquarium. Tapos, hindi po kailangan sila ng aerator kasi yung betta fish mabubuhay din kahit walang aerator. Iba nga, nakalagay lang yung sa sisidla ng soft drinks, yung sa sisidla ng mga bote ng alak. Yun lang yung po, pero nabubuhay din sila. May mga isda din sa pet shop na pupuntahan natin. May mga iba't ibang klaseng isda din na nandun na makikita din natin dyan sa Pilipinas. Actually, yung betta fish po is first time ko pong inalagaan dito. Dati kasi way back po doon sa Pilipinas, may mga iba't ibang isda din po ako inalagaan. Pero hindi po betta fish, dito lang po. Kasi dito, makikita ko na para sa akin lang ha, mas maganda po yung betta fish na alagaan kasi hindi mo na siya kailangang i-maintain na or bigyan talaga ng oras. Basta alagaan lang din natin ng mabuti kasi may buhay din yan. Ito pala si Blueberry o si Bluet ang tawag ng mga anak ko dito sa kanya. Mas kasi napansin ko parang or gusto ko parang bumili ng bagong betta. So ngayon is pupunta po tayo sa bilihan ng mga betta or pet shop na malapit din sa amin. Kasi parang nakikita ko na parang malungkot si Blueberry. Actually, first time ko po itong alagaan kasi pero yun, hindi ko po alam yung hindi po ako expert dito sa betta, pero tinanong ko po yung may-ari ng pet shop kung anong variety po ito. So tawag nila dito is half moon po. Bakit napili ko si Blueberry? Kasi nung nakita ko siya nung pumasok ako sa pet shop, siya yung pinakamaliksi sa kanilang lahat. Parang galaw ng galaw kasi yung iba is yun, nasa gilid lang, hindi na lumalangoy. Ewan ko kung stress ba o ano, or matanda na. Pero ito, si Blueberry, yun, langoy-langoy. Parang maliksi sa kanya. Kaya yun, guys. Kaya siya ang pinili namin na bilhin. So, ito yung una naming pet dito. Kasi mahilig kami sa mga animals dun sa Pilipinas. Kaya nakakamiss din na kahit papaano is nakakatanggal ng stress ang may inalagaan ka, especially dito sa Canada kasi winter po dito ngayon, so malamig. So ang ginagawa lang namin dito is trabaho at saka bahay. Kaya kasi isa sa mga dahilan dito is mabilis ng tumilim dito. Kaya para iwas depression or iwas ano man yung ang parang kasi malulungkot ka kasi wala tayong ginagawa at saka para sa amin nakakamiss din, so bumili kami ng isda. So ito yun, guys. Pumunta na tayo sa pet shop na malapit dito, no? So guys, bago pong lahat, may ipapakita po ako sa inyo. Ito po yung dalakarin ko. Ito po, may yellow po dito kasi nakangs, no? Ito po yung bike lane, yon. At sa gilid po is parking space. Yung bike lane po ito is exclusive po talaga dito yung nakabike. Hindi pwedeng makadaan dito yung mga sasakyan. Yon, nakita nyo po na hindi makapasok yung sasakyan. Yon, ito po yung kagandahan dito is parang malaki yung space talaga sa mga nagba-bike lane po. Kaya parang nagandahan ako dito kasi parang medyo nasa gitna yung bike lane
at sa gilid parang may yung meron dun parking space na para makapark yung mga sasakyan. Kasi karamihan dito, yung mga may mga sasakyan is karamihan nasa labas ng bahay nila o apartment sila nagpa-park. So, ito na guys. Ito po yung tinatawag na Plaza Codenage. Dito po kami nag-grocery. Dito po kami bumibili kung anong kailangan namin kasi malapit lang po ito. Nilalakad lang po namin. Dito po, mayroon dito pong pet shop na pupuntahan natin. So, ito po yung pet shop na pupuntahan natin, guys. Okay. So, nakita nyo, may mga iba't ibang klaseng isda dito. Yun, mga cichlid po iban. Yung iba dyan, may mga pleco po. Hindi natin makikita, pero mayroon dyan pleco. Yun. Ito po. Yan. Itong mga isda po ito ay kailangan ng malaking aquarium at saka aeration po. Ito po yung mga schedule nila. Yun. Na baka na magtaka po kayo kung bakit na may malamig po pero na hindi po naapektuhan yung mga isda. Kasi sa loob po ng pet shop, meron sila siyang heater. What is this? This blue cracker. Blue? He talk three languages. Ah, he talk three languages. He can say you, he say you ugly, eh? He say bungit. He can talk? Yeah, he can talk. He talk mahal kita, everything. Hello. Try the mahal kita. Mahal kita. We pour in the vehicle inside the house, he talk. Oh, really? Because he doesn't know you. When the vehicle inside, he say, mahal kita. Mahal kita. Yeah, look. Mahal kita. Mahal kita. I'll see. He's shy. Okay. Maybe, mahal kita. Mahal kita. Yeah, just give him like 5 pieces. Mahal kita. He's shy. This is Uggs, right? Right, thank you. Then we talk mahal kita. Let's go. He talk and he stop. Mahal kita. Okay. This is canary, right? Yeah. How to gender it? They only singing. This one is pair? No, it's a female. A female all? Female. They sing. Okay. Canary, right? Yeah. But if people like singing, if you like Michael Jackson. Yeah. It's $120, right? Yeah. $150. Okay. African lover.
Can we pack this one? You want that one? This hot mode also? Yeah. Last 2 weeks ago, I bought here also a hot mode. I love fighting fish.
$35 and $95. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Thank you. See you next week. Don't forget. Yes. Okay. You jumped on this. Yeah, sorry. It's okay. I was on. Thank you. Okay. Bye. Yes. Okay. Tapos na. Mabili na tayo ng isang betta fish. Gandaan doon is matayik yung may-ari. Like it, Ate? Yeah. Okay, it's ready to set up. Let's go. Yep, uncover first. Oh, bumili pala ako nito ng parang natawag dito. Suction bulb na pag may mayroong mga dumi-dumi sa loob or may mga naiwang mga pagkain is mabilis at saka okay siya pangkuha. Yun. Okay. It's okay. Normal. Yep, it's normal. Kunin mo na sa loob. Then, ugasan muna natin to para this malinis ang loob. Ito yung parang table. Rock table. Okay. Then, hugasan natin ulit. Okay. We're done. Ito guys, top water siya. Pero stock water na to namin. Almost mga 4 days. 4 days na siya. Kasi yung top water namin dito is treated siya. Pwede siyang inumin. So may mga nilagay silang mga chemicals. One naman yun. Pero safe din sa tao. Pero ito, parang na-stock ko siya. Para at least oh no! Safe talaga sa isda. Okay. Ang ulog siya yan. Okay, so, una, lagay muna natin to. Medyo kalahati lang or malapit sa kalahati. Okay. Dahil, ang gagawin natin, Sprite to Sprite. Sprite, nene, joke lang.
Ang gagawin natin is i-acclimate muna natin siya dito sa loob para maka-adjust sa temperature ng water. Yun. So, ito na. Maya-maya, mga 10 to 15 minutes okay na yan. Ilalabas na natin siya. Dito. Ito yung panglinis na ginagamit. Tulad nito. Halimbawa kay blueberry. Bluet! Oh my God! Bluet! Okay. Meron siya ditong naiwang pagkain. Ito. Yung color red. Try natin kukunin kung makukuha siya. Yun. Tawang maliit. Yun. Okay, dito. Mga pagkaing naiwan, mga dumi. Naiwan is... mga pupo! Pupo. Mabilis, makuha. Okay, yun. Hindi na nalinis na kaunti. So, yun. Tapos na mag-acclimate. Acclimation. So, set aside na natin siya. Okay. Ilagay muna natin dito. Then, ang next step is ito. Nalagyan natin uli ng tubig. Yung sa stock water natin. Nalagay tayo dito. Okay. Tapos. Ito. Sasaayos muna natin. Dito. Then. Next is ito. Rock salt o sea salt na tinatala dito. Kasi parang antibacterial din siya. Kasi may nag-advise sa akin noon or may nagsabi na any na isda na may kaliskis kailangan maglagay ng salt para tulong din sa kanila as antibacterial. Kaunti lang, hindi naman masyado marami. Yun, nakalagay na tayo. And dito, ito yung last ko. Ito, yun. Water conditioner. Yun. Ito, may naka-indicate. Ito, remove chlorine and chloramines. Chloramines, yun. Okay. Instruction, add 10 drops per gallon. Yun. Pero, siyempre, maliit naman ito. Yung tank natin, hindi naman siya abot ng isang gallon. So, tansyahan na uli. Ito. Pero sa akin, 2 drops. Yun, sa 2. Okay, yun. Ayos. Tapos, medyo halu-haluin natin para mag-mix sa water at pati din sa salt. Yun. Then, ito na. Ilalagay na natin yung bagong isda natin dito. 1, 2, 3 drop. Tune! Yun. Welcome to your new home. Yan. So, hindi natin muna sila papakainin siya. Papakainin. Kasi alam natin pag bagong lugar, bagong tubig, bagong temperature, or bagong adjustment. Minsan yung mga isda is stress pa yan. So, hayaan na natin na maka-adapt siya sa bago niyang lungga. Okay, cover na natin. Okay. Yun. Then, ito.
Itatabi na natin siya kay Blueberry or si Bluette. Yun. Para magkita na sila. So far, ito pa lang ang aking collection ng mga betta fish. Dalawa pa lang sila. Yun, masaya na si Bluette. Parang may nakita na siyang bagong kalaban. Kalaban. Kasi lalaki. Okay, pero nung tinanong ko yung may-ari, meron din silang babae pero mabilis daw maibenta o mai-out yung babae kaysa lalaki. So yun guys, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe or mag-share. Ingat po tayong lahat. God bless po. Bye!